Yon, welcome back sa ating YouTube channel, Ronde TV mo. Yon ang ano, usap-usapan sa mundo ng social media, itong ugali na pinapakita no, ni Senador Rapi Tulfo. Masyado na daw mas lumala pa itong ugali ni Senador Rapi Tulfo. No? Kung noon, yung kanyang ginagawa sa kanyang programa na pangbabastos no, sa kanyang mga iniimbitahan, sa kanyang programa, yung kanyang mga tinatawagan. Ngayon, dinadala na daw sa Senado ito ha, para bang ginawa niyang wanted sa radyo itong Senado ano, dahil yung mga resource person ay kanyang binubulyawan, minsan minumura pa, sinisigawan, kaya wala na daw respeto at lagi na lang pinapahiya ni Senador Rapi Tulfo itong mga resource person, kahit na mga kasamahan itong senador ano, ay talagang hindi nakakaligtas no, sa ugali ni Senador Rapi Tulfo na sabi ng iba ay hindi daw pwedeng magiging presidente dahil baka lahat na lang daw tayo ay kaniyang bubulyawan. At yun ang ano, sa kongreso naman, itong si Congressman Marcolita ay pumalag na rin ito noon ni Senador Rapi Tulfo ano, dahil nga sa kanyang pang-insulto din kay Congressman Marcolita. Kaya hindi na nakatiis itong si Congressman Marcolita at talagang ipinamukha kay Senador Rapi Tulfo na wala namang ginawa daw sa kanyang komite. Yun ang ano mga kababayan ano, itong ipapakita ko sa inyo ng mga video ano. Ito yung iilan lang ano sa mga ginagawa ni Senador Rapi Tulfo na kinaiinisan ng ating mga kababayan. Lalong-lalo na yung pangbabastos niya no sa isang sundalo na si PFC Canlog ano, na kalaunan nga ay namatay sa isang bakbakan. Meron tayong video na pinapalabas dito at ito yung sinasabi ko na tinawag ni Senador Rapi Tulfo na mga bunga yung mga nang babas noon sa kanila dahil nga hindi matanggap ng ating mga kababayan na ginawa yun ni Senador Rapi Tulfo sa isang sundalo na nagbabantay sa ating kapayapaan, sa ating bansa na tinawag na duwag. Wala daw duwag na sundalo, napakaraming galit na sundalo kay Senador Rapi Tulfo. Ito na lang, huwag na natin itong patagalin, sabay-sabay na natin itong panoorin. Binuli niya lahat ang makasama niya sa Senado. Ito yung nangyayari ngayon, lahat binubuli niya. At hindi kumikibo yung makasama niya. Ibahin niya kami. Ayaw. Ibahin niya ako. At dapat gawin natin para ngayon tuluyan na nating maibaba ang tarifa, ang presyo ng kuryente sa bansa. Ikaw ang chairman ng energy. Meron ka bang contribution dito? Meron ka bang inaral dito? Ang dapat na tukuyin siguro ni Senador Tulfo. Ito na halata ko sa kanyang speech, wala siyang binanggit eh. Okay. Ang tanging binanggit niya lang ay yung di umano paglalagay niya ng 500 million. Hindi totoo yun. Napatunayan ko na dyan. Chinek ko na. Wala talagang ganun. Dapat sana, ang tingnan niya muna, siya sa atin niya, ano ba yung problema sa DICT? Ano ba yung problema natin ngayon sa internet? Okay. Ako tinanong ko yung DICT Secretary. Sumang-ayon siya lahat sa sinasabi ko. Okay. Ganito ang problema sa DICT. Kahit maglagay pa si Senador Tulfo ng 10 billion pesos na budget ng ano, institutional kasi ang ito eh. Opo. Confidential budget, kahit na maglagay ka pa ng 10 billion confidential budget, walang mangyayari kapag yung structural problem sa ating internet, broadband and mobile ay hindi mo Yan yung ano yan yung sagot ni Congressman Marcolita ano. Ito naman ano, ito naman yung nangyari naman kay Atty. Acosta ano na talagang hindi rin nakapagtimpi kay Senador Rapi Tulfo at ipinamukha na rin ni Senador Rapi Tulfo ano na hindi siya dapat magmamagaling dahil hindi naman abogado. Ito, panoorin natin ito. Actually nakakatuwang namin dahil lagi po siya nagre-refer ng kaso at inaasikaso po naman namin at hindi lang naman siya ang nagre-refer. Sa totoo lang, kahit po kumisan meron siyang pinagsabihan na lawyer namin na bobo, ay naging maganda pa rin po ang pakitungo namin sa kanya. Lalo pa nga, naging talent din po ako ng kanyang network na kinabibilangan. Halos 5 taon pong may issue po ang PAW dyan, na wala po kaming binabayaran. Ang punto lang, bakit po siya nag-aargumento ng isang fallacy? Sa argumentation and debate, mga kababayan, may fallacy of hasty generalization. Hasty generalization. Ayan. Aba, i-general mo lahat. Masama po naman yon. Unfair po naman sa mga PAW lawyers namin na halos atakihin na sa puso dahil sa oras ng gabi nagpupunta po sa mga presinto at nag-i-inquest. Yung mga lawyer namin buntis, yung mga lawyer namin diabetic, yung mga lawyer namin na nag-positive na sa COVID ay pupunta,
nagbi-virtual pa. Nakahiga sa banig ng karamdaman, nagbi-virtual. Napaka-unfair po na nila lahat mo. Ngayon po, Mr. T, kapag ikaw po ay may reklamo sa kahit kaninong lawyer, pwede mo pong isumbong sa akin, sino ba yan? Yung ayaw mag-render ng inquest proceedings sa assistant, sumbong mo sa akin. Dahil ako po ang tamang tao, modesty aside, na may disciplining authority. Dahil ako po ang kanilang appointing authority. Tama. Hindi po ikaw. Sana. Ngayon, abay, teka, hindi ka po si... Abogado po ba kayo, sir? Mr. T, hindi ko po alam. Ito naman mga kababayan, ano, ito yung ginawa naman ni Senador Rapid Tulfo kay Secretary Galvez, ano, na dating sundalo. Kaya nga, yung mga sundalo ngayon at mga kapulisan ay talagang gumawa na nga ng manifesto, ano, na kinukundina na nga nila itong pangbabastos na patuloy pang-insulto ni Senador Rapid Tulfo sa kanilang hanay. Ito, panoorin natin ito. Kung mga tao dyan sa loob ng inyong organization, I'm not saying you are corrupt. I'm saying there are people there that are not doing their job, or maybe they're involved in corruption. Because if they're not involved, common sense na po ito, Secretary Galvez. Pag nagsolik, pag nagsabi ka, ikaw ay combatant, di ba combatant meaning, meron kang baril. So kung meron kang baril, isusurrender mo yung kapalit ng 100,000. Your Honor, the categories of the firearms is not only individual firearms. We have also cruiser weapons. That cruiser weapons, meron po yung ano, mga lima o anim po yung tao na... And then, de sana magmamatch pa rin. Isama mo na yung machine gun, isama mo cruiser weapon, kung ano pa mga weapon, sa kasama na dapat din. But I definitely take offense, Senator, that you are already telling us that there is a corruption. I believe that is not a correct accusation to us. Well, sir, I'm sorry. I'll stand by what I am saying. I'm not saying you're lying, but I'm saying half-truth yung mga sinasabi ninyo. I'll tell you why. Bakit pinipreferr yung branded sa mga ospital, sa mga pharmacy, bakit inireseta? Kasi nga po, may tinatawag na junket. Alam niyo po yon. Among them, pag kami nagja-junket, yung junket po nung araw, kasi since we have accepted hindi ko na matiis po. Doc, were you born yesterday? Hindi po, alam ko yan, nangyayari yung junket nung araw, pero sinasabi ko no, po... No, Doc, ay, ngayon nangyayari. Tama. You want me to prove? Oh, pero kasuhan natin sila, sir. So, meron tayong... Hindi ko matiis. Nakikita ko na parang itong mga pulis pinagluloko. I'm sorry, I have to walk out. Hindi ko kaya to. Yun ang ano, yan lang yung mga ilan ano ha, na ginawa ni Senador Rapid Tulfo na pang insulto, pang babastos ano dyan sa Senado. Ano, hindi lang mga resource person ang binabastos ni Senador Rapid Tulfo, pati na yung mga kasamahan niya. Marami na nga itong nakabangga rin mga senador. Ito nga si Senador Bato de la Rosa. Bilid din ako ha, kay Senador Bato de la Rosa. Siya pa yung nagsore Senador Rapid Tulfo. Si Senador Rapid Tulfo na yun ang bastos, pero si Senador Bato de la Rosa pa yung humingi ng pasensya. Ano. Ito naman yung nangyari ano sa sundalo nga na namatay na si Ipsy Cadlo. Yung sundalo, hindi siguro na-realize ng sundalo na hindi niya itutuloy yung magpapakasal. E pinipilit ni Tulfo na itong tao... Oh my God! Ha? Ituloy yung kasal. Pwede kasal yan eh. May prerogative. Tama! May batas naman eh. Kung hindi mo na tuloy yung kasal, pwede ka kasampahan ng kaso or pwedeng damages. Pero tingnan mo, binabastos niya yung... Dinatawag niyang duwag. Ito, pakinggan natin. Okay, nasa yung telepono na si Private First Class Raymond Canlog. PFC Canlog, magandang umaga po, sir. Sir, magandang umaga po, sir. Pwede mamaya na lang, sir, kasi nandito po ako sa town ba? Duwag ka, sir. Nakakatakot ka. Baka pagdating sa inkwento, iwan mo yung mga kasama mo. Halimbawa, may bakbakan, ha? Nakakita ka ng kalaban, baka tumakbo ka. Karipas ng takbo, iwan mo yung boots mo, takbo ka. Kawawa na may mga kasama mo, iiwan mo dahil duwag ka. Siguro habang nagbabarilan, tatakbo ka. Sabay siguro sigaw mo. Mama, nandito ng kalaban, tulong mama. Ano nga? Oh. O dili kaya nakatalakbong ka at nagdadasal tapos tinatawag mong mama mo. May ginagawa ko lang biro yan, pero hindi ka bagay maging sundalo sa nakakatakot ka. Ito ipaparating ko sa Philippine Army para malaman ng Philippine Army yung pagkatao mo. Hello, Sir Ape. Nagagaya ako, Sir Ape. Pwede mamaya na, Sir Ape. May paliwanag ko lang mamaya. Sige, paliwanag mamaya. Kasi
critical yung pabalikan namin. Ano pa? Critical po yung area na mabalikan namin. Critical? Pwede mamaya na lang. Okay. Nako, critical yung mga kasama mo. Baka po may merong kalaban dyan. Tatakbo ka. Sige, salamat sa lahat. General Zagala, magandang hapon po, sir. Rafi, magandang hapon. Okay, nakarating po sa amin itong malungkot na balita tungkol po kay PFC Raymond Canlog. Ito po ay nireklamo sa amin na couple of weeks ago. Ano bang nangyari sa kanya? Yes, Rafi. Kahapon, no? Noong July 29, about 5:20 ng umaga, itong unit ni itong 57th Infantry Battalion nag-operate, no? Nagkaroon sila ng encounter dito sa Barangay Penditen, dato sa Libo, Maguindanao, no? At ito nga ay nag-resort sa kamatay ng dalawa nating sundalo, no? Ang isa doon, si PMC Raymond P. Canlog. Okay. Dahil lang sa kanyang quest na kumita sa programa niya dito sa YouTube, pinakialaman niya yung buhay ng isang babae at isang lalaki na sundalo. Itong lalaki, sundalo, at magpapakasal pero hindi natuloy. Nagsumbong yung babae, pati tapos hinihikayat niyang kausapin in public yung lalaki na kasal ko yan, ha? Nandoon sa kera. Sa battlefield. Sa battlefield. Ha? Tapos sinasabi niya, kasi hindi siya pinaunlakan ng sundalo, duwag ka. Ha? Sa, para ka sa baby ka ng mama mo. Oh. But he didn't realize, ha? Na dahil doon sa bakbakan, namatay yung ano, in sacrifice for the country, Mr. Tulpo. He died in the line of duty. He died in the line of duty. Ikaw, line of fire. Ikaw, ano bang na-contribute mo? Ito na nga, ano, mga kababayan. Ano, ito yung sinasabi ko, ano, na masyado naman talagang pangit pakinggan itong pananalita ni Senador Rapid Tulpo. Dahil nga, tinawag niya pa ang mga BOBO itong mga nang babas. Siyempre lang talagang may mga babas sa inyo. Dahil kayo nga yung isa sa dahilan kung bakit hindi naman natin sinasabi ano na siya talaga ang pumatay. Pero isa siya sa mga dahilan kung bakit itong si PFC Canlog ay talagang desperado. Dahil nga binantaan na ni Senador Rapid Tulpo na ipapakulong, baka daw makulong ng mga nasa 10 taon tapos ipapatanggal sa serbisyo. Eh siyempre yung sundalo nag-iisip, eh kung makaligtas man siya doon sa bakbakan na yun, may kakaharapin pa rin siyang kaso. Kaya siya nagpaiwan. Pero yung mga kababayan, nagpaiwan, paano nagpaiwan itong si PFC Canlog para lang mailigtas yung kanyang mga kasamahan. Eh kasi kung hindi ginawa yun, ni PFC Canlog, eh mamamatay lahat po, lahat ng mga... Yun, naputol yung mga sinasabi ko, may biglang tumawag. Yun ang ano, ha, ipagpatuloy natin ito kung paano ba talaga umasta itong si Senador Rapid Tulpo. Mary. Hello po, sir. Ano pong reaction niya? Ito po, officially confirmed, galing po mismo sa spokesperson ng Philippine Army, si Colonel Ramon Zagala. Wala na po, yumao na po si PFC Canlog. Eh, ayun nga po, sir. Pero bakit ako yung sinisisi sa pagkamatay niya? Sa lahat lang ng post, lahat po, binabash ako ng dahil daw po sa akin. Sinamatay daw po yung ex ko. Eh, wala naman po akong ginawa. Eh, ang akin lang dati, pinagtanggal ko lang din yung sarili ko nung nagpatulpo po ako, diba? Dami po lumalabas na doon na ako yung sinisisi. Kasi nga daw po, it's stress na daw po si Raymond Canlog. Inuulit ko, doon sa mga bashers, sorry ha, napaka-bob. Wala kayong magawa sa buhay. Mas mabuti siguro, magdasal na lang kayo, makakatulong pa kayo, idasal nyo na lang kaluluwa ni PFC, idasal nyo mga sarili nyo para hindi na kayo maging b***o, para naman maging matalino rin kayo. Pero dito mga kababayan, ha, ito yung lagi kong nababasang mga komento. Ano? Itong si Senador Rapid Tulpo, ay napakatapang. Pero pagdating daw sa PCSO, bakit bigla daw tumahimik? Nung umpisa ay talagang galit na galit siya, no? Kaya Robles. Pero kalaunan ay bakit bigla daw nanahimik? May mga komento dyan na nagsasabi na nakatanggap daw ito ng isang bilyon, no? Parang ano ba yung isang bilyon na yan? Ito, panoorin natin ito.
Maraming nagtatanong daw, bakit daw sa PCSO na talagang halata daw? Tumiklop. Wala daw na tumiklop. Tumahimik na siya. Oh, tumiklop na. Oh, baka may corruption. Oh, yun ang may common sense. Oh. Diba? Bakit daw wala? Bakit ayun tumiklop? Pwede mo sabihan si Meldon na common sense. Yeah, bakit Senator Tulfo, ano nangyari dito? What happened to that investigation? Sana yung investigators mo. If you're quiet now, that common sense tells me there's corruption. At sabi niya, sa kanyang saliling pera, mag-hire daw siya ng mga investigators. Sana. Pero wala na. Tumiklop na. Wala na, tumahimik sila. Are you sure? Really? Kaya he was so bombastic that time. Ah. Bidang-bida. Kaya nga, hindi sana for the show lang ang nangyaring hearing na iyon. No. Alam naman natin, lagi nilang show. But wait, that's worrisome that he hasn't followed up with that PCSO. Questionable yun. Wala pa. Ayan ang tanong ng ating mga kababayan. Asa na daw po? Oh my. At so, ang sindikato ng operasyon ng PCSO. Ayun, halata talaga. Pero ito kasi, Eric. So if he's silent about this, then common sense tells us that he's on the take. Oh, ano that ba there's ito? Corruption. May Senator corruption Tulfo din ba? Oh, yun ang tanong ng taong bayan. Yun ang common sense sa akin, ha? Mm-hmm. Ewan ko sa inyo, yun ang opinion ko. Yan, kaya yun ang dapat sagutin ni Senador Rapid Tulfo, ano, yung tungkol sa PCSO. Kasi nababasa ko sa mga komento, ano, oy Senador Rapid Tulfo, yung tungkol sa PCSO, totoo bang na nagkaroon ka ng 1 billion? Napakalaking alaga nun, ha? 1 billion? Di tayo nga, pag may 1,000 tayo, malaking alaga yun. Pero 1 billion, isipin nyo, 1 billion. Puhunan na yan ni Senador Rapid Tulfo. Pag halimbawa nga, tatakbo siya bilang presidente ng ating bansa. Pero pagmumurahin kayo ni Senador Rapid Tulfo. Yun lang, ano, hanggang dito lang muna. At bago tayo magtatapos, ay mag-shoutout lang tayo. Ano? Shoutout kay Ma'am Virgin Ferrandigios ng Punilan, Bulacan. Kay Ma'am Joyce ng Japan, shoutout. Kay Trabajador Mix Vlog, shoutout. Kay City Celia Baguhan. Kay Elisa Burbi. Kay Ma'am Susan 786. So, shoutout sa iyo, Ma'am Susan 786. Kumusta na po kayo? Ito yung subscriber natin, ano, kapanahunan pa ito ni Sir Tumi Abili. Talagang nandyan pa pala si Ma'am Susan 786. Shoutout sa iyo, Ma'am Susan 786. Shoutout na rin kay Rini Kambal. Shoutout kay Sammy Caballero. Shoutout kay CG Kinita. Shoutout kay Salvador Rional. At shoutout kay Rolando Piecos. At kay Mary Jean Manugan, Imelda Kabag at kay Diding Barot. Yun ang ano, dito lang muna. At once again, this is Rundi TV mo. Ingat ang lahat. God bless bawat isa sa atin.